Nakaligaw pa. Skyway entry, 1 kilometer ahead. Puta. Yari ako na ito, ah. Los Baños, Laguna. Bayan ng Victoria, Laguna. Swabe, putsang ganda talaga. Kapag hindi nagpapakita yung vulkan mo yun, ganyan yung mga nakikita akong picture, eh, oh. What's up, guys? J-Travel. Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-ride gawa ng maulan nga ng mga nakaraang linggo. Tapos medyo naging busy rin tayo. Pero ngayon, maayos naman na yung panahon. Ngayon ay July 8, 2021, 4 a.m. Ngayon ay naisipan ko na mag Laguna Loop. Ipapakita ako dito sa screen yung magiging ruta na dadaanan ko. Pero yung ruta na yan, pwede pang mabago yan. Depende sa mga checkpoint na madadaanan natin kung meron man. Sana padaanin tayo sa mga lugar na may madadaanan tayong checkpoint. Dito tayo mag-i-start sa Monumento Circle, Caloocan. Solo ride lang ako ngayon, guys, kaya tara, samahan nyo ako sa ride ko na to. Let's go! Webes ngayon, guys, kaya sana wala gaanong checkpoint sa mga madadaanan nating lugar. Kasi alam ko kapag weekend, ayun yung mahigpit, eh. Kaya sinadya ako na weekdays talaga. Laguna Loop, eto na si J-Travel. Sana lang yung mga lugar na may checkpoint ay padaanin tayo. Total weekdays naman, kaya iniisip ko sana wala tayo maging ever sa mga checkpoint. Pero kung hindi tayo padaanin sa lugar nila, okay lang. Ganun talaga ang buhay. Kailangan natin tanggapin, hindi naman sa lahat ng pagkakataon magiging successful tayo, eh. Ang importante, nasubukan natin, di ba? Mas nakakainayang yung pagkakataon pag hindi natin susubukan. Ang sarap dumaan sa EDSA pagka ganitong oras. Pulong traffic, tuloy-tuloy lang. Nandito na tayo sa Cubao. Kaya sinadya ako talaga na yung biyahe ko sobrang aga, eh. Para at least pag sikat ng araw, wala na tayo dito sa Metro Manila. Wala na tayo sa traffic, kumbaga. 90 km per hour sa EDSA. Wow. Sa madaling araw mo lang magagawa yan. Pucha, pag mga araw tapos rush hour, naku po, swerte na makatakbo ka ng 40. SM Mega Mall. Nagtrabaho na ako dati dyan sa Mega Mall. Nag-setup kami ng rampahan. Nagiging trabaho ko kasi dati, guys, taga-setup ng mga rampahan ng bike tsaka na ang mga rampahan ng skateboard. Tuwing may event kami, nagsisetup ng mga obstacle nila. Eto, guys, nandito tayo sa tunnel ngayon. First time ko dumaan dito na nakamotor. Hindi ko gaanong kabisado dito sa park na to, eh. Sinusundan ko lang yung mga sasakyan. Sana hindi papuntang expressway po siya. S-Lex, Alabang. Pucha, saan tayo pupunta na ito? Ah, dito ata tayo. Sana tama. Pucha, di ko sigurado. Wala, mali ata ako ng dinaanan. Dapat ata dun ako sa kabila. Wala, paktay ako na ito. Mukhang mali nga dinaanan ko. Dapat dun pala ako sa kabila. Tapos paikot papuntang kaliwa. Naku po! Paano ako na ito? Ay, naku. Mali ako ng pinasok. Sana merong malapit na U-turn. Papuntang Baclaran pala to. Bad trip naman, oh. Naligaw pa, oh. Buti maaga pa, kaya okay lang. Eto, guys, nakapag U-turn na tayo. Grabe, paro sa Boulevard na yung U-turn slot. Naalintik naman yung nilagpasan ko na yun. S-Lex, Alabang. Eto, sana tama na to. Nakamapa kasi ako, pero hindi na tinuturo kung saan ako dumadaan. Basta binuksan ko lang, eh. Hindi ko kasi talaga kabisado daanan dito, guys, kaya ito, naligaw ako. Pag pumupunta kasi ako ng Palaguna, ang daan ko lagi sa ano, sa Naiya. Doon sa Terminal 3. Skyway Magallanes. Tama ba to? Eh na, parang nakalagay doon, Skyway, ah. Sana di tayo magkamali. Ako po, ayoko magbayad ng penalty. Skyway entry, 1 kilometer ahead. Puta,
Yari ako na ito ah. Nako po, puta, sana huwag ako maligaw sa expressway. Oh no! Pag nagkataon, patay talaga. Medyo kinakabahan na tuloy ako ah. Uy, puta, hindi tayo dyan. Ayan, nakalagay, Skyway Entry. Naiya. Sana di ako magkamali ng desisyon. Naku po! Ang gamit ko kasing mapa guys, Maps.me. Ang problema, yung lugar na gusto kong puntahan, hindi na mahanap sa mapa niya. Hindi kasi talaga 100% accurate itong ano, Maps.me na to eh. Kumbaga, yung ibang lugar, wala talaga dito sa mapa na to. Ito na ata yung ano, papasok na yung pang motor. Sana nga. All vehicles to Merville Subdivision. Kasi mayroon ako ni-review sa mapa na kung hanggang saan lang pwede yung ano, mga motor na below 400cc. At sana nga ito na nga yun. Uy, may mga traffic enforcer agad oh. Oh, ito na nga yung papuntang na IA. Ayun oh. Yun, tama yung pinasok ko guys. Swerte. Buti medyo naalala ko pa. Naalala ko, papasok na talaga ako sa expressway eh. Ayun, yung nasa kaliwa natin, bawal na yung mga ano dyan, motor na below 400cc. Kaya ito, buti eh, kahit na paano, nag-review ako sa Google Map kagabi. Parang nag-uumpisa na yung traffic ah. Kailangan bago magkaroon ng maraming traffic, at least nakalagpas na tayo dito sa Metro Manila. Excuse me po. Thank you. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa ano, SM City, Bikutan. Didiretso pa tayo. Doon tayo dadaan sa dinaanan natin nung nakaraan yung nagpunta tayo ng Laguna. Si Jonathan yung nagturo sa akin ng daanan na to eh. Kasi dati hindi ko talaga kabisado dito. Excuse me po, may karaan lang. Grabe, ang pangit ng kalsada dito, lubak-lubak. Oh. Ingat kayo pag dadaan kayo dito. Kung meron kayo madaanan na lubak at mabilis kayo, huwag nyo nang pepranuhan, huwag nyo nang iwasan, sagasaan nyo na lang. Kasi kapag may lubak na malaki tapos iniwasan mo, o kaya pinranuhan mo, na ang mabilis yung takbo mo, lalo kang maa-aksidente nun. Sukat, exit. Kakaliwa na tayo dito sa crossing na to. Dilipat na tayo sa kabilang service road. Ito, dito na tayo sa kabilang service road. Tapos, padire-diretso na to, papuntang Alabang. Yun, tama, naalala ko pa. Excuse me. Salamat. Pasok. Pakunahin natin tong motor sa likod. Hindi ba madali? Ride safe sa'yo, kuya. Baka malate ka na sa trabaho mo. Eto guys, sa Alabang na tayo. Hindi ko rin kabisado rito guys eh. Bahala na. Basta nandito na tayo sa Alabang. Sana lang di tayo maligaw. Yun! Tama nga yung dinaanan natin. Ito, padire-diretso na ito, papuntang Laguna. Kahit mag-isa lang tayo, masaya pa rin. Ilang araw ko na talaga pinag-iisipan itong lakad na ito eh. Kasi nung nakaraan, no, last Sunday, dapat mag-ride kami ni Kimpi Flores sa ano, Caliraya Loop. Ang problema, yung tropa ko nalasing, kaya ayun, tinamad ako tumuloy kasi wala akong kasama. Eh, ang usapan namin, dalawa kami. At least itong lakad ko ngayon, mag-isa lang talaga ako, kaya sa akin okay lang. Masaya din talaga minsan kapag solo ride kasi hawak mo oras mo. Kahit anong oras ka umalis, okay lang. Walang mga bad trip sa'yo, maghihintay pag matagal ka. San Pedro, Laguna. Okay guys, nandito na nga tayo ngayon sa ano, San Pedro, Laguna.
At tuloy-tuloy lang ang biyahe. Wala pa rin tayo nadadaanan na checkpoint ngayon. Yung langit, unti-unti nang lumiliwanag. Ayun na yung sikat ng araw, oh. Wow, ganda tignan, oh. Hindi ko na alam, guys, kung nasa ang part tayo ng Laguna ngayon. Paliwanag na. Central Mall, Binyan, Laguna. Okay, guys, andito na pala tayo sa Binyan, Laguna. At parami na ng parami yung mga sasakyan tsaka mga nakamotor. Karamihan sa mga tao ngayon papasok sa kanika nalang trabaho. Tayo naman papasok tayo sa gala. Kailangan na natin mag-rides. Wala na tayong ma-upload sa YouTube, eh. Binyan City, Laguna. Salap. Excuse me. Mamaya, pagpabalik na tayo ng Manila, mainit na to. Kaya, binala ko talaga hanggat maaari, maaga, eh. Yung unang plano ko nga, dapat mga alas 3 ng madaling araw, dapat nakaalis na ako, eh. Kaya lang, nakaalis ako mga alas 4 na. City of Santa Rosa, Laguna. Sa mga kaibigan ko nga pala na gusto magpunta ng backyard skate park, eto, dito na yun. Pagkaliwa mo dyan, papunta ng backyard skate park yan. Dito yan sa Santa Rosa, Laguna. Sa susunod, biyahe tayo dyan. Dala-dala yung BMX para makalaro kayo ron sa backyard. Shoutout nga pala sa mga kaibigan ko na nakakasama ko sa BMX tsaka sa vlogging, syempre sila Jonathan Nipales tsaka si Michael Tunnel. Shoutout na rin sa buong member ng Royal BMX tsaka sa Life Ride Company, syempre. Ayan, mga tropa kong solid dyan sa mula nung nag-uumpisa pa lang ako sa BMX. Hanggang ngayon, tropa ko pa rin sila. Eto, guys, nandito na tayo ngayon sa SM City, Santa Rosa, Laguna. Ayan. Shoutout nga pala sa tropa natin na taga dito sa Laguna, kay Leonard Andrade. Shoutout sa'yo, pre. Hindi ko na maalala kung saan banda dito yung bahay nyo, eh. Ang lupit din talaga ng Mius 40, no? Isipin nyo, 2013 pa sa akin tong motor na to. Pero sobrang dami ng lugar na napuntahan nito. At salamat at hindi na pa ako pinapahiya sa mga biyahe. Although may mga experience na rin tayo na nasira siya, pero okay lang naman, madali talaga siya i-maintain. Pero pwedeng-pwede talaga siya pang long ride. Sa mga susunod na panahon, isasabak ko rin talaga to sa Philippine Loop. Gusto ko muna mag-Philippine Loop bago ko palitan tong motor ko. Although hindi ko naman talaga siya balak palitan, dadagdagan lang. Guys, grabe. Nagkaka-traffic na ngayon dito sa Laguna. Yung traffic dito parang Metro Manila rin talaga, eh. Okay, guys, nandito na tayo sa SM City, Calamba. SM City, Calamba. Yung nagpunta kami ng Laia, Batangas, dyan kami dumaan. Tapos tayo ngayon, dito tayo, papunta tayo ng Pansol. Doon lang tayo galing kanina sa kabilang alsada. One way kasi ito, eh. Ingat kayo, guys, dito meron mga rilis dito, ayan, oh. Kaya pag dadaan kayo dito, kailangan alisto kayo. Mamaya meron pa yung rilis na madadaanan. Ayan, eto na yung isang rilis, guys, na madadaanan nyo. Ayan, oh. Kaya ingat kayo pag dadaan kayo dito, tapos papunta kayong Pansol, ganyan. Ang dami ng mga tindang salbabida. Ibig sabihin, nandito na tayo sa Pansol. Parang hindi ata Jerbox yung dahilan ng pagsakit ng tiyan ko. Parang gutom, eh. Nagugutom na ata ako, eh. Buti, hindi ko sigurado kung gutom to o Jerbox, eh. Nako po. Full tank XCS. Gasap muna tayo. Los Baños, Laguna. Okay, guys, nandito na tayo sa Los Baños City, Laguna. Pakatapos lang din natin mag-gas up yung isang full tank natin mula Metro Manila, mula Monumento Circle hanggang dito. Isang full tank yun. Yung isang full tank na yun, kahapon pa kasi yun, eh. Tsaka medyo may laman pa nga, eh. Kumbaga, papula pa lang siya.
kinargahan ko na lang din agad para dire-diretso lang yung biyahe natin para swabe lang. Sana wala nang traffic hanggang dun sa ano, pagsanhan. Meron ako gustong daanan na lugar dito eh. Sa ano, bandang Itik Park. Itik Park nga ba pangalan dun? Susubukan natin daanan pag maalala ko kung saan banda. Okay guys, meron konting problema. Pucha, parang umuulan. Bahala na, dire-diretso lang muna tayo. Ayan, may checkpoint dito pero ano, hindi sila nangaharang. Guys, lumalakas na yung ulan. Ulan, bakit ngayon ka pa? Okay guys, tumigil na yung ulan, buti naman. Ang ganda ng tanawin sa paligid natin, oh. Yung ulap, ang ganda ng formation, oh, laki. Tapos nasa kanan natin yung bundok naman, ito. Ayun, oh. Woohoo! Pucha, ang ganda tignan. Mukhang sulit na rin tong ride natin kahit ako lang mag-isa. Ayun, oh, bundok yung nasa kanan natin, oh. So, abe, ayun guys, oh. Sana nakikita sa camera. Ewan ko kung anong pangalan ng bundok na yan. Magkakatabi, oh. Ang lamok ng kalsada, pucha. Bayan ng Victoria, Laguna. Maligayang pagdating. Andito na tayo sa ano, Victoria, Laguna. At parang feeling ko dito na rin banda yung sinasabi ko na ano eh, dadaanan kong lugar eh. Ito parang dito na ata yun. Ito guys, dito na nga banda yung sinasabi ko na dadaanan natin na area. Ano, Pulong Dayap. Magpipicture lang tayo rin saglit bago tayo dumiretso na ang pagsanhan. Guys, eto, ang ganda ng view dito. Ang lawak, pucha. Eto na nga yun, yung papunta ng dulo. Pucha, swabe rito, ang ganda rito. Buti pala talaga sinadya ako itong lugar na to, pucha. Picture na natin yung motor natin dito. Ganda, oh. Swabe, ah. Sulit, ah. Guys, nandito na tayo. Sa sinasabi kong dadaanan kong lugar. Yan, ang ganda ng paligid dito. Sakto, nagpalit ako ng battery, kaya kinalas ko tong camera sa helmet ko. Yan, ang ganda tignan nun, no? Suwabe, ang ganda pala dito sa part na to. Lawak ng mga pala yan. Didiretso pa tayo dyan sa dulo ng kalsada na yan. Picturean tayo pagdating dun. Kabit ko na ulit to sa helmet ko. Nalobot na isang battery ko, kaya ito pangalawang battery na to. Meron pa naman tayo tatlong reserva dyan. Okay guys, tara, puntahan natin yung pinakadulo. Dito pa lang, eh, napakaganda na ng view, oh. Punta tayo rin sa dulo. Ganda pala rito. Buti pala talaga, dumaan ako sa area na to kasi hindi pala talaga masasayang yung punta ko rito. Ganda. Wow, grabe naman. Ang sarap naman tignan. Swabe, pucha, ang ganda talaga. Parang akala mo, vulkan yung itsura niya, oh. Parang vulkan yung itsura. Kasi diba sa vulkan mo yun, ganyan madalas yung itsura. Kapag hindi nagpapakita yung vulkan mo yun, ganyan yung mga nakikita akong picture, oh. Parang may nakatakot na, ano, na something sa ibabaw. Punta tayo sa dulo. Ay, mga locals, oh. Yun, ito pala yung dulo na ito. Alam ko, Laguna Lake na to, eh. Pwede pa kaya doon? Ay, pucha, hanggang dito lang. Iba tong napuntahan ko sa napuntahan nila, Sir JT. Kuya, ito na yung dulo? Ah. Ito na pala yung dulo, guys. Yung pinuntahan ko na to, hindi to yung ano, yung pinuntahan nila Sir JT ng motor.
Iba pala yun. Kasi hindi ganito yung tsura nun, yung dulo eh. Pero at least yung view dito maganda naman. Hindi na ako nagpicturan dun sa dulo kasi ang daming tao na mga isda eh. Baka may istorbo pa natin sila. Ang ganda ng tanawin dito. Ayan yung mga bundok na ganyan, no? Ang sarap tignan. Sabi. Parang feeling ko kahit magkaroon ng checkpoint dun sa ibang lugar na dadaanan pa natin ngayon, okay lang. Kasi dito parang okay na ako eh. Grabe, ang sarap tignan. Sulit talaga yung layo ng biyahe kapag yung pupuntahan mo maganda. Balik na tayo ulit sa main road. Okay guys, nandito na ulit tayo sa main road. At padire-diretso na tayo nito papunta ang Pagsanhan. Sana wala tayong checkpoint na madaanan. Para dire-diretso lang sana tayo. O kung meron man checkpoint, sana padaanan tayo. Total, mag-isa lang naman tayo eh. Ate, ride safe sa'yo. Nakasabay ko si ate kanina eh. Checkpoint ba to? Ay, parang bawal ata. Oh no! No sir. Yun no? Pagsanhan, tourist capital of Laguna. Binabati ko po yung mga tropa dito, MKM group sa ML, tsaka po yung magulong ko po sa Nueva Ecija. Ayan. Swabe yun. Uy! Pag nag-overshoot siyari. Mag-enjoy ka dito pag dito ka dumaan tapos mahilig ka sa bangkingan. Ayan na yung mga windmill.